Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal, sagradong pagdiriwang ay pagunita kay San Juan Capistrano. San Juan Capistrano, pari. Ang kanyang pagkapari ay ang pagpapalaganap sa debosyon ng kabanal-banalang pangalan ni Jesus. Kabanal-banalang pangalan ni Jesus. Mahalaga ito para sa ating komunidad, sa kasaysayan ng ating komunidad dito sa Quiapo. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Capistrano para palakasin ang loob ng iyong bayan. Ipagkaloob mong kaming iyong patibayin sa iyong paglingap na maasahan at ang iyong sambayanan ay kupkupin mo sa walang maliw na kapayapaan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu
ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay na ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nauhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, at hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak kayong lahat." At ang 18 namatay na mabagsakan ng tore sa Siloe, sa kalaban
akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pagsisihan at tinalikdan na inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa mga tagapag-alaga ng ubasan, tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayin ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, eh di mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahapon, araw ng Biyernes, napakadaming tao. Maraming salamat sa mga pumunta ng simbahan ng Quiapo at sa mga sumubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, paglilingkod sa ating debosyon. Ginugunita po natin ngayon ang isang santo, si San Juan Capistrano, na nagpalaganap ng debosyon ng kabanal-banalang pangalan ni Jesus. Kabanal-banalang pangalan ni Jesus. Alam po ninyo, kaunting kasaysayan lang po, bago po ito naging Basilica Minore, sa harapan, sa mukha ng ating simbahan, ang simbolo ng kamahal-mahalan ngalan ni Jesus. Sa Gawa ng mga Apostol, meron doon may isang may sakit, sina Pedro at Juan. Gustong pagalingin ni San Pedro, nakiusap, kung ano po ang may tutulong niyo sa akin. Sabi ni Pedro, wala akong ginto, wala akong pilak. Ngunit yung meron ako, ibibigay ko sa iyo, sa ngalan ni Jesus, gumaling ka. Yan din ang panalangin natin. Panalangin ko para sa inyo sa mga may sakit. Sa ngalan ni Jesus, gumaling tayo sa coronavirus. Araw-araw po kung nagnonobinaryo para kay San Roque, araw-araw halos. Paminsan meron akong mga araw na hindi maaari, pero araw-araw ako. At bahagi sa dasal, araw-araw tinuturo ko yung simbolo sa likuran ko. IHS sa Latin. Jesus Hominum Salvator. Ba? Father, ano yun? Pakisali naman, Latin yun. Tagalugin natin. Iligtas Jesus sang katauhan. Yan ang, at maraming mga simbolo, hindi lang sa labas, kundi sa loob ng simbahan. Yan ang simbolo ng kaligtasan na pinapahayag ko, pinoproklama natin katulad ng santo, si San Juan Capistrano. Alam po ba ninyo, ayon kay Padre Paul O'Sullivan, Order of Preachers, sa kanyang libro, mga kahiwagaan ng banal na pangalan ni Jesus, sinabi niya, noon sa Lisbon, Portugal, sa taong 1432, sa Ingles, 1432, ay may matinding salot. At ang, totoo po ito, ang merong mga kabanal-banalang ngalan ni Jesus sa kanilang pintuan, gumaling at hindi gano'n naapektuhan ng salot noon yun. Ito nga, kinikwento ko sa inyo, di ba?
house to house, door to door. Bago yung pandemya, buti na gawa natin yan. Inisa-isa natin, nagbahay, babahay-bahay tayo. Alam nyo naman, nakapunta na ba kayo sa parokya natin? Dikit-dikit ang bahay dyan. Kaliwa, kanan, taas, baba. Magkakadikit. Lalo na dito sa Pagoda, sa Barangay 394. Ha? Sinuyod natin yan. At sa pagbisita natin, dinala natin ang Birhen ng Fatima para magrosaryo. At pagkatapos, inilagay natin sa pintuan nila ang kabanal-banalan ngalan ni Jesus. Nung isang araw, kausap ko yung mga barangay. Oh, nandito tayo sa Barangay 307. May namatay pa dito sa coronavirus? Wala, Father. Sa barangay ng 306, may namatay ba dyan? Wala, Father. Tinanong ko dito, yung nag-prosesyon pa tayo kay San Roque. Salamat. Eh, mga kapatid, nakikiramay po tayo. Ako po, marami mga, at tayo po, marami po mga namatay. Nakikiisa po tayo, malungkot po ako. Nagdadasal po tayo, pero na-proteksyonan tayo. Ito yung mga, kung lumilibot na ako dito, nagpapagupit po ako ng buhok dito. Tanong ko sa barbero, Father, ha? Kasi pati doon sa barbershop, nilagay natin yung, dinala natin ang imahe ng Birhen ng Fatima at yung may kaba na, kada bahay doon, kada may kwan doon, tindahan doon. At natutuwa ako. Kaya nga yan, masugid ako. Ah, kahit ngayon, ah, si San Juan Bistrano noon, ipinalagana pang kapanalbahan na lang pangalan ni Jesus. Kahit na si San Pedro noon, wala akong pera. Pero ano meron ako? Sa ngalan ni Jesus, gumaling ka. Oh, mga tama na ba? Ha? Nakuha niyo na yung punto. Hindi pa ako nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Bilisan ko na lang po. Ha? Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, piliin natin ang Espiritu, hindi ang laman. Yung pita ng laman. Alam po natin yun, natutukso tayo, nahahatak tayo. Sapagkat kung pipiliin mo yung pita ng laman, kamatayan ang sasapitin mo. Pero yung pipiliin mo ang Espiritu, buhay na walang hanggan. Dumako naman tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ang sinasabi dito ay mapapahamak tayo, mapapaimpyerno tayo, maliban kung ikaw ay magsisi at talikdan ang kasalanan. Importante yun. At isa pa, yung palinhaga ng igos, puno ng igos. O, putulin na natin ito. Eh, wag muna, Panginoon. Yung katiwala, didiligan ko, lalagyan ko ng pataba yung paligid. Kung may bunga, de salamat sa Diyos. Kung hindi, putulin mo na. Gayon, mga kapatid, titingnan tayo ng Panginoon, iisa-isayin ka, o, may silbi ka ba? May saysay ka ba? May bunga ka ba? Nasaan ang iyong prutas? Kung wala, kahiyahiya tayo. Ha? Ngunit, kung meron tayong bunga, Ama, matatamis itong mga bunga. Papalakpak sa atin, ngingiti sa atin, galing, ha? Yan, ang mga kapatid. Paalala lamang ito, ha? Pag nilaya natin, ipagdasal natin ang ating bansa na lalapit ng halalan upang ang mapiliin natin, mga leader, iniisip ang kapakanan ng mga mamamayan, lalong-lalo ng mga mahihirap. Sa tulong ni Maria, ina ng Santo Rosario, ni San Jose, ni San Juan Capistrano, tagapagpalaganap ng kabanal-banalang ngalan ni Jesus. Nawa po, sa diwa ng Ebanghelyo, sa pagharap natin sa Panginoon, Ama, ito po ang aking buhay. Ito po yung aking pagkatao. Ito po ang aking sarili.
mga matatamis, delisyosong masasarap na bunga ang inaalay ko po sa inyo. Sa ikadadakila po ninyo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay mapagtiis at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabago at pagbabalik loob. Tugon po natin, maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway humikayat sa atin sa mas maalab na debosyon kay Kristo. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga komunidad, naway makamit ang bunga ng sama-samang pananalangin at pagbabalik loob, at harapin ang luklukan ng paghahatol ng Diyos ng may katapatan ng puso at kababaan ng kalooban. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga taong may pusong hungkag at nanlalamig, naway mapag-alab natin, manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas na tumawag sa Panginoon na malapit sa atin, manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga yumao, naway makita ang mukha ni Jesus at manatili sa kanyang presensya magpakailanman, manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggapin mo ang mga panalangin ng iyong nagbabalik loob na bayang lumalapit sa iyo na may kababang loob at pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga paghahain ng mga alay sa pagunita kay San Juan Capistrano. Ipagkalaw mo ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay maging matularan at aming maganap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Capistrano ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran,
at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, "Panggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, lalong-lalo na si Father Raymond Acuña at lahat ng mga namatay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario, ng kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Capistrano, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kahit tanging anak,
iyong ibinigay sa aking kaligtasan, buhay niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa katapatan sa pananampalataya kami mga tumanggap sa banal na pakikinabang upang sa aming salita at gawa ay maipahayag ang pananampalatayang pinagmalasakitang ipalaganap ni San Juan Capistrano at pinaglaanan niya ng paglilingkod habang buhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman, lingapin mo pang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangrihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nululahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan na ilubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, siyaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundahan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito naway maalala nila mga pangako ng sabinyag na ikaw ng ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.